Nakarating na ako dito. Nakatulog ako sa sobrang pagod. Next week, lilipat na ako dun sa apartment na rerentahan ko. Bes, nakita kami ni Chloe. Gusto ko niyang makausap ng personal para mag-sorry. Mukhang sincere naman. Ayoko na silang pag-usapan. Ayoko na munang makarinig ng update tungkol sa kanilang dalawa. Okay. Sorry na po. Bes, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin dito. Bago ako umalis ng Maynila, natatakot ako. Pero nung lumabas ako sa airport ng Cebu, I just felt so free and happy. Para akong bagong tao, malayo sa mga nanakit sa akin. Bes, I'm so happy for you. Ano? Namimiss na tuloy kita. Kailan ka ba bibisita ng Maynila? Nako, matagal pa. Bernard? Bernard? Hmm! I tried calling and texting you for months. Tuwing pumupunta ako dito, either wala ka or tulog dahil lasing ka na. Tapos? This was taken from my last checkup. Para lang alam mo na buntis pa rin ako. Is ka nga pala. Di alata ah. Sana makasama ka sa susunod na check-up ko. Responsibilidad mo din to. And this is what Angela would have wanted. Huwag mong gagamitin ang pangalan ni Angela para makuha mo yung gusto mo. Iniwan na niya ako. Tinapon na niya ako! Kung gusto mong sirain yung buhay mo dahil iniwan ka ni Angela, pwede ba isipin mo may anak ka pa rin? Ano ba? Kahit yun na lang yung gawin mong motivation! So, pumunta ang doktor? Gusto mo magpakatatay ako? Halika! Bernard! Halika! Pumunta tayo, doktor! Bitawan mo ba? Gusto mo pumunta, di ba? Bitawan mo ako! Oo, ngayon, ayaw mo na! Ano? Ikaw yung may gusto mo buntis, di ba? Bakit hindi ka makasikaso niyan? Bernard! Halika! Tumigil